Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo tinipon bilang kaanib na angkan ng Diyos na naghahanda sa muling pagbabalik ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Naghihintay at nagpapanibago. Kaya nga't hilingin natin na tayo'y turuan niyang maging mapagkumbaba upang ating aminin at magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lupa ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at mauwain sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakaabalahan. Turuan nawa kami ng kanyang karunungan upang kami ay kanyang makapiling. Kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwin ninyo sila. Inyong ibalita sa bayang Jerusalem na hinango ko na sila sa pagkaalipin. Pagkat nagbayad na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin. May tinig na sumisigaw. Ipaghanda ang Panginoon ng daan sa ilang. Isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ang mga lambak. Patagin ang mga burol at bundok. At pantayin ang mga bakubakong daan. Mahahayag ang kaningningan ng Panginoon at makikita ng lahat. Siya mismo ang nagsabi nito. At ikaw, O Jerusalem, mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw, Sion, umakyat ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw. Huwag kang masisindak. Sabihin sa Huda, narito ang iyong Diyos. Dumarating ang Panginoong makapangyarihan. Taglay ang gantimpala sa mga hinirang. At tulad ng pastol, yaong kawan niya ay kakalingain. Sa sariling bisig, yaong mga tupay kanyang titipunin. Sa kanyang kandungan ay pagyayamanin at papatnubayan ang tupang may supling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa.
aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di na babalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-iibig ay magdadaog palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupa'y pawang maghahari yaong pagtatapat. At ang katarungan namay maghahari mula sa itaas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ng Panginoon Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupa'y bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong maghahari, pawang katarungan. Magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Huwag ninyong kalilimutan ito, mga pinakamamahal. Sa Panginoon, ang isang araw ay 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mapaparam na may nakapangingilabot na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin, at ang lahat sa lupa ay malalantad. Yamang ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, italaga na ninyo sa Kanya ang inyong sarili at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban, samantalang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos. Magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na iyon. Araw ng pagkatupok ng kalangitan at pagkatunaw sa matinding init ng lahat ng bagay na naroon. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at ng bagong lupa na paghaharian ng katarungan. Kaya nga mga minamahal, samantalang kayo'y naghihintay, sikapin ninyong mamuhay na payapa, walang dungis at kapintasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, hallelujah.
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang mabuting balita tungkol kay Jesucristo na anak ng Diyos. Nagsimula ito noong matupad ang hula ni Propeta Isaías. Narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauuna sa iyo. Iyahanda niya ang iyong daraanan. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kaniyang mga landas. At dumating nga sa ilang si Juan, nagbibinyag at nangangaral. Sinabi niya sa mga tao, pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Halos lahat ng taga-Hudeya at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan upang makinig. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y bininyagan niya sa ilog Jordan. Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ang kanyang pamikis. Ang kanya namang pagkai, balang at pulot-pukyutan. Lagi niyang sinasabi sa kanyang pangangaral, darating na kusunod ko ang isang makapangyarihan kaysa sa akin. Ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang mga panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig. Ngunit, bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Hesus sa Sareno. Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa atin sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang tahanan ni Jesus Nazareno. Araw ng Linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan. Kaya nga tayo nagkakatipon at ngayong panahon ng Adbyento upang sariwain ang ating pag-aantay at paghahanda sa ating pinananabikang Diyos. Kaya nga bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kung ating bibigyang buod ang ating mga pagbasa ngayong ikalawang linggo ng Adbyento, palapit na ng palapit ang ating inaantay na Pasko ng pagsilang ni Jesus Nazareno, ang ating mga pagbasa'y nagpapaalala sa atin, uwian na. Anong naaalala natin kapag naririnig natin ang mga katagang uwian na? Noong tayo'y mga bata pa at tayo'y nasa paaralan, kapag tumunog na ang bell at tiyempong ikaw pa yung nakatayo at ikaw ang tinatanong pa ng teacher, mapapabuntong hininga ka na at sasabihin mo, ay salamat, uwian na. At tuwan-tuwa tayo sapagkat ibig sabihin nun, tapos na ang klase, pwede nang umuwi, pwede nang maglaro, pwede nang magkasama-sama kayo magkakaibigan, uwian na. Hindi ho ba't itong panahon na ito ay panahon din ng uwian.
Natitiyak ko ang iba sa inyo, ayan, nag-uumpisa ng mamili sapagkat mag-uuwi kayo ng mga bagay-bagay. Lalo na pag-uwi nyo sa probinsya, marami kayong mga bit-bit, mga pasalubong, lalong-lalo na sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. Sa mga darating na araw, ang mga airport, ang mga terminal, ang mga pier, mapupuno ng mga tao dahil mag-uuwian ang mga tao. Siguro po ang iba sa inyo malungkot ngayon dahil hindi kayo makakauwi. Baka hindi kayo pinayagang umuwi sa trabaho nyo. O dili kaya'y yung mga mahal natin sa buhay na nasa ibang bansa, baka naubos na yung bakasyon dahil biglang nauwi nitong taon, may nagkasakit, kaya nakalaan sana yun umuwi ngayong Pasko, pero hindi siya makauwi, kaya malungkot tayo. Dahil nga itong panahon na ito ay panahon ng uwian. Hindi ba't kapag uwian, ito'y nakapagbibigay galak at saya sa atin kapag ito na ang naging hudyat. Dama ko nga rin niya minsan dito sa simbahan. Lalo na alam ko pag medyo napapahaba na ako ng misa, no? Kaya pag sinabi kong, tapos na ang misa, humayo kayo. Ang lakas ng sagot niyon, salamat sa Diyos. Para bagang sinasabi niyo, ay salamat, uuwian na. Tapos na yung paring yan. Uuwi na rin kami sa wakas. Natutuwa tayo kapag uuwian na. Ito rin ang ipinapakita ng mga pagbasa natin ngayon. Sa unang pagbasa, ipinapahayag ni Isaías sapagkat ang Israel ay nasa Babylonia. Sila ay sinakop ng mga taga-Babylonia, sinira ang Jerusalem at ang masaklap nun, dinala sila sa Babylonia sa isang dayuhang lupa. Kaya nga't ang mga Hudyo nung panahon na yun, naghihinagpis sapagkat sila'y malayo sa kanilang tinubuang bayan. Ngayon, sinasabi ni Isaías, magsaya tayo, uwian na, babalik na tayo sa Jerusalem. Itatayo na natin muli ang templo. Itatayo na natin muli ang ating mga tahanan. Ngunit para sila makauwi mula Babylonia patungong Jerusalem, kailangan nilang dumaan sa ilang, sa disyerto. Siguro ang tingin natin ng disyerto, yung karaniwan nating pangunawa ng disyerto, ay yung disyerto sa gitnang silangan. Yung panay buhangin, mainit. Pero sa panahon ng ating Panginoon at sa Israel, kakaiba po ang disyerto. Hindi ito patag. Hindi ito buhangin lamang na parang mga kaktus lamang ang nabubuhay. Bagkus, ang ilang sa Israel ay may mga bundok, may mga malalalim na lugar, at hindi lang mainit, minsan naman ay pagkalamig-lamig. Kaya nga, sinabi ni Isaías, kung kailangang patagin, patagin ang daan. Kung kailangan punuin yung mga lubak, tanggalin ang mga lubak, tanggalin ang mga lubak. Kung kailangan naman dagdagan dahil mga nakalubog, dagdagan ang mga nakalubog upang maging patag ang daan. Kailangan nilang dumaan sa disyerto, sa ilang. At ganito rin
ang ipinapakita sa Ebanghelyo ni San Juan Bautista. Kaya nga't ang tawag sa kanya ay isang tinig na umaalingaw-ngaw mula sa ilang. Bakit sa ilang? Bakit sa disyerto kailangan dumaan bago makauwi? At sa buhay din natin, bago tayo makauwi sa Diyos, kailangan din nating dumaan sa ilang, sa disyerto ng buhay. Sa disyerto, ipinapakita sa atin ang ating kawalan. Sa disyerto, ipinapaalala sa atin ano ang pinakamahalaga. Hindi ba't pag sa disyerto, hindi mo naiisipin, ano ang isusuot ko? Hindi mo naiisipin yun sa disyerto. Sa disyerto, hindi mo na kailangang isipin, ano kaya ang itsura ko? No? Kung dito sa atin ngayon, yun ang lagi nating iniisip, anong itsura ko? Anong makeup ko? Anong kulay kaya ng lipstick na gagamitin? Anong kulay kaya ng buhok? No. Ang dami na ngayong pagpipili ang kulay ng buhok. Ano kayang ipaparis kong sapatos sa suot ko? Sa disyerto, hindi na pinag-uusapan yan. Kaya nga si Juan Bautista sabi sa atin, ang suot lang niya, balat ng kamelyo. Sa disyerto, hindi mo na tatanungin, anong ulam natin? Buffet ba ang kakainin natin? Eat all you can ba? Sa disyerto, makakain ka lang. Okay na. Kaya nga si San Juan Bautista ay pinakita sa atin, ang kinakain lang niya, balang at pulutpukyutan. Makaraos lang, ayos na. Sa makatwid, bukod sa ipinapakita sa atin ang kawalan natin sa disyerto, ipinapaalala din sa atin ano ang mas mahalaga kung hindi pinakamahalaga sa buhay. At hindi ho ba yun din ang paraan pag-uwi natin patungo kay Jesus sa Sareno. Kailangan nating dumaan sa mga disyerto ng buhay. Siguro nga ngayon, may mga pagsubok tayong pinagdaraanan at para bang unti-unting inaalis ang ilang mga bagay sa ating buhay. Minsan kasi, hindi na tayo ang nag-aalis, pero ang pagkakataon na ang mga nagtatanggal ng lahat ng ito. Minsan tayo ang pumipili ay hindi yan mahalaga, kaya wag na natin yan pagtuunan. Pero minsan, kailangan mga pagkakataon na ang nagtuturo sa atin. Sabi ko nga sa inyo, minsan ang pinagkakabala natin, ano itsura natin, ano isusuot natin, anong mga alahas natin, anong mga pag-aari natin. Kamakailan lang, may dinalaw ako sa ospital. Alam nyo, yung tao pong yon, nakaibigan ko, postura lagi yon. Pero ngayon, dahil may sakit siya, sabi nga niya, Father, dati-rati, pinoproblema ko araw-araw, ano isusuot ko, ano itsura ko. Ngayon dito sa ospital, isa lang ang suot ko, yung gown sa ospital. Matagal na akong hindi nakaharap sa salamin. Hindi ko alam kung ano itsura ko. Namimili ako kung ano kakainin ko, pihikan ako. Ngayon, kung ano dalhin dito, yun lang kakainin ko. Pero okay lang lahat yun, Father. Makagising lang ako araw-araw, makadilat lang uli ako araw-araw. Yun ay disyerto na pinagdaraanan. Nawalan ka ng trabaho, marami tayong disyertong pinagdaraanan na minsan ay kailangan para turuan tayo upang maging handa tayo pag-uwi sa Panginoon. Dati-rati, Father, sinisigurado ko may laman ng bulsa ko. Ngayon sa ospital, Father, walang bulsa yung suot ko. At tandaan nyo, pagdating sa kabaon,
Wala rin laman yung bulsa natin. Lagyan man ng laman ng bulsa mo, iiwan mo pa rin kung ano isinilid dyan. Huwag ka na maglagay. Baka nakawin pa yan. Buksan pa yung nicho mo. Maiiwan din ang lahat. Kaya't ang pinakamainam daw na paghanda, sabi ni San Juan Bautista, pagsisisi, pag-aayos, at pagbabago. Para yung sinabi ni Isaías, patagin ang daan. Patagin natin ang buhay natin. Yung mga lubak na dapat bawasan para pumatag, bawasan natin. Anong dapat bawasan sa buhay natin ngayon? Bawasan mo ang galit? Bawasan mo ang inggit? Umagang-umaga pa lang kanina, galit ka na sa mundo, inaaway mo na lahat ng tao sa bahay. Anong kailangan bawasin? Yung away? Araw-araw na lang, may kaaway ka? Anong dapat bawasan? At yung mga butas naman daw sa daan, yung mga lubog, sabi ni Propeta Isaías, dagdagan para pumatag ang daan sa daan ng Panginoon. Ano naman ang dapat dagdagan sa buhay natin ngayon? Dagdagan mo ang pasensya. Dagdagan mo yung kawang gawa. Dagdagan mo yung kapayapaan. Makipagkasundo ka na. Magpapasko na. Makipagkasundo ka na. O patawarin mo na. Ano yung dapat naman dagdagan? Maging mas responsable kang asawa. Maging mas masunuring kang anak. Mas maging maayos tayong mamamayan ng bansa. Ano yung dapat dagdagan? Ano yung dapat bawasan? Sapagkat ito ang pinakamainam na paraan sa pag-uwi natin. Ito ang tunay na mapagbibigay kagalakan sa atin. Sabi ko nga kanina, pag sinabing uwian na, masaya tayo. May iba nalulungkot pag uwian na. Sabi ko sa inyo, masaya kayo pag uwian na pagkatapos ng misa. Pero iba, pag matatapos na yung concert, uwian na, ay, ayaw pang umuwi. No? Pag may party pa, pag sinabi na nung ano, o uwian na, pero hindi tayo nalulungkot. Ang malulungkot lang pag uwian na sa Diyos, yung nakakapit pa sa mundo. Yung hindi nakatingin kung ano yung mas mahalaga sa buhay. Pero tayo bilang mga Kristiyano, bilang mga deboto ni Jesus sa Sareno, nagagalak tayo sapagkat makakapiling na natin siya. Kaya't ipagdasal natin na sa mga pagkakataong may mga tinatanggal sa atin, may mga nawawala sa atin, baka ito yung mga disyerto ng buhay natin. At yun pala ay pagkakataong hinahanda tayo pabalik, palapit sa Diyos. Pagsisisi, pag-aayos, pagbabago. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, naghahanda kami sa Pasko ng iyong pagsilang. Natutuwa kami sapagkat ikay nagkatawang tao at nanahan sa amin. Ngunit ginawa mo yan upang higit sa lahat, makauwi kami muli sa tahanan ng Ama. Sinira ng kasalanan ang magandang plano ng Ama. Kaya't kami nalayo, naalis sa paraiso. Salamat po sa inyong awa. Gumawa kayo ng paraan para makauwi kami uli sa inyo. Kaya't tulungan niyo po kaming magsisi. Mag-ayos ng aming buhay. Magbago ng aming buhay. Upang maging tuwid ang daan patungo sa iyo.
maging tuwid ang daan ng pagsalubong mo sa amin. Tulungan niyo po kami maging handa sa aming pag-uwi. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, baspasan niyo po kami. Amen. Amen. Tumayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagatawan tao siya lalang Espiritu Santo, ipinanganak Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, idalangin natin sa Ama na maging mga propeta tayo tulad ni San Juan Bautista na naghahanda at nagtataguyod ang daan ng Panginoon. Buong tiwala tayong manalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Katulad ni Juan Bautistang umakay sa mga tao para makilala si Jesus, naway maituro ng simbahan na si Jesucristo ang tanging tagapagligtas at Panginoon, manalangin tayo. Ama, tinggin mo ang aming panalangin. Maging tagapagtaguyod nawa ng katotohanan ang mga namumuno sa pamahalaan at wakasan nawa nila ang mga kasinungalingan na nagdudulot ng pagkawatak-watak sa ating lipunan, manalangin tayo. Ama, tinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin nawa ng bawat komunidad ang mga may kapansanan at makasalanan at tulungan silang magkaroon ng makabuluhang pamumuhay at makabangon muli mula sa kanilang paghihirap. Manalangin tayo. Ama, tinggin mo ang aming panalangin. Katulad ni San Juan Bautista, maging mapagkumbaba nawa tayo at isaalang-alang ang pagiging tagapaghatid ng mabuting balita sa lahat ng antas ng lipunan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nagtalaga ng kanilang sarili sa buhay reliyoso, naway ihanda nila ang daraanan ng Panginoon sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod sa kanilang kapwa. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Ama, ikaw ang aming kaligtasan. Patatagin mo kami sa aming paglilingkod sa iyong anak at sa aming kapwa. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsipo muna lahat. Alay ng bayang umaas.
Panalangin, aming hinahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kaparinya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang na kayanan. Naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Dinasta namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinayang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, sa kaitaasan. O sana, o sana, sa kaitaasan. Pinagpalaan na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, sa kaitaasan. O sana, o sana, sa silog po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin."
Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Ang Diyos ang ating Ama, kaya uuwi tayo sa Kanya. Buong galang at buong pag-ibig nating awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa ng salangin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahin tulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung nalilihis kami ng landas, kung nalalayo kami sa iyo,
dahil sa aming mga kasalanan, kakulangan at kalabisan. Patagin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito si Jesus sa Sareno, ang maghahatid sa atin, ang daan patungo sa Ama. Ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago malisarapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sagipin mo ang bayan.
iligtas mo ang iyong bayan. Kay gulo ng mundo, hirap sa kuna at lungkot. Sama-sama tayong manalangin dahil darating na ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka sa gipin. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan sa ating Third Parish-wide Advent Recollection Series sa darating na December 12, 2023, Martes sa ganap na 7 ng gabi, dito po sa ating simbahan na may temang misyon. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Jerome Marquez, SBD, Provincial Superior of the Society of Divine Word, Oroquete Street, Tayuman, Santa Cruz, Manila. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayo magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayo mga booth malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng Misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, yung para po sa pagpapagawa, paglinis, pag-ayos ng ating simbahan. Salamat po. Hinahanda na natin para sa kapistahan at sa deklarasyon bilang pambansang dambana. At sa mga nagdadala rin po ng bigas, dilata, noodles at iba pang pangayuda, salamat po. Ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Lahat tayo uuwi pabalik sa Diyos. Pagsisisi, pagbabago, pag-aayos. Ito ang daan patungo sa Kanya. Tulungan tayo ni Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. Mahal na pong Jesus Nazareno,
inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan. Tanggapin ang kasagutan ng mayutang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maala na nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan at pag-ibig ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Nuestro